Hello sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Ako nga pala si Roger. Nais ko lang sanang i-share sa inyo ang aking nalalaman about sa motor rewinding. Magre-rewind ako ng single phase na motor. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-rewind. Para sa inyo ang video nito. Bago po natin babaklasin ang winding ng motor, kailangan muna natin ilista ang nameplate ng motor. Ang nameplate sa motor ay makikita lang natin dito sa cover, kadalasan nandito sa cover sa ng motor. Kukopyahin mo lang natin tulad ng sinulat ko sa whiteboard. Horsepower, makikita natin dito 1.5 horsepower yung i-rewind ko. Voltage, 220 volts siya. Ampere, 6.8 amperes. RPM 3600 Hz, 60 Hz at yung kapasitor niya ay 25 microfarad. Lahat ng ito ay makikita lang natin sa nameplate ng motor. Ito ay optional lamang ha pag mayroon, pero pag wala na kasi nabura na o kaya nawala na talaga, huwag nyo nalang isulat. Pero kung mayroon lang, advice ko isulat nyo to kasi napakalaking tulong to. At huwag nyo rin kalimutan ang isulat rin ang kanyang brand ng motor o yung company name. Ilinawin ko lang sa inyo, hindi pa ako sponsor at wala pa rin akong pinopromote dito na kumpanya, kaya hindi ko lang ako isusulat ito. Pero advice ko, isulat nyo po ha kasi napakalaking tulong to. Magagamit nyo to sa for the future. Bago po natin babaklasin ang winding, kailangan mo nating ilista ang kanyang stator data. Ito po yun. Ito po, kung makikita nyo, ito po yung stator data. Kunting trivia lamang, ang electric motor ay mayroon siyang 2 common basic parts. Mayroon tayong tinatawag na stationary parts o yung stator. Tapos ang isa naman ay tinatawag nating rotating parts o yung rotor. Ito po yung stator at ito naman po yung rotor. Dagdag trivia na naman, ang single phase na motor ay binubuo yan ng dalawang winding. Mayroon tayong tiyatawag na starting winding at running winding. Ang gagawin ko na lang muna ngayon, i-discuss ko, tapos isusulat ko, tapos ipapakita ko sa inyo sa actual. Ito po yung starting winding niya, itong dalawa na sa taas. Lagi niyo pong tatandaan na ang starting winding ay nasa itaas po siya. At ang running winding naman ay ito yung nasa ilalim. Kung makikita nyo, may RW1. Ibig sabihin, running winding 1 at yung kabila naman, RW2 o running winding 2. Kaya ngayon, magbasahin ko lahat to, tapos isasahin ko kung paano ko kukunin ang pagkuha ng data. Ito po, mayroon po tayong number of slots. Ang number of slots po ay makikita lang natin sa stator, bibilangin lang natin kung ilang slots ba. Ito, papakita ko sa inyo, ito yung stator niya. Kung makikita nyo, may masking tape ako nilagay dyan para makita nyo. Wala pong problema kung saan po tayo magsimula pag magbibilang tayo, saan po tayo wala po tayong sinusundan dyan, kahit saan po tayo mag-umpisa. Kaya bibilangin ko po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mayroon po tayong 24 slots dito. Isusulat po natin. Sa nga pala, ang inuna kong sinulat ay starting winding. Dalawang bisis po tayong magkuha ng data, starting winding at running winding. Dahil magkaiba po ang starting winding at magkaiba po ang running winding. Kaya gagawa tayo ng magkabukod na data. Dito naman tayo sa number of poles. Dahil tapos sa tayo sa number of slots, dito tayo sa number of poles. Paano ba pagkuha ng number of poles? Madali lamang. Mayroon akong dalawang method na ituturo sa inyo kung paano magkuha ng number of poles. Sa akin, dahil matagal ako sa pag-rewind, alam ko na kung ilan ang number of poles nitong motor. Dahil sa RPM, malalaman ko na yan. Ipapakita ko sa inyo mga standard na RPM ng motor. Ganyan po yan, 3,600. Mayroon po tayong 1,800. Mayroon ding 1,200, mayroon ding 900 RPM.
Pag 3,000 RPM po yan, 3,600 RPM yan, 2 pulse po yan. Pag 1,800 naman po ang RPM na makikita nyo sa nameplate, 4 pulse po rin yan. Kung 1,200 ang RPM na makikita nyo, 6 pulse po yan. At tapos kung makikita nyo 900, 8 pulse po yan. Kung minsan kasi ito no load pa po to, no load. Pag may load kasi, minsan kasi nakasulat sa nameplate ay nakabawas na kasi may load na, may with load na siya. Pag may load na, nasa approximately nasa 3,450 na lang po ito. At ito namang isa ay nagiging 1,750. Ang isa naman ay nagiging 150 at ang isa ay nagiging 850. Ito lang po yan. Kung makikita nyo sa nameplate, itong dalawa na to, yung pinakamalapit sa 3.6, ibig sabihin 2 pulse po yan. Pag ito naman na makikita nyo sa nameplate, ibig sabihin 4 pulse po yan. Kung ito naman yung nakikita nyo sa nameplate, ibig sabihin 6 pulse po yan. Pag ito naman yung nakikita nyo, 8 pulse po yan. Pero ituturo ko sa iyong formula kung paano pagkuha ng 2 pulse kung 6,300 ang RPM. Ganito po ang formula niyan. Buburahin ko lang to. Para makuha natin ang pulse, kasi ang hinahanap natin ay pulse. Pulse is equals 120 times frequency divided by RPM. RPM. Pulse is equals 120 times 60 Hz dahil nasa Pilipinas tayo, divided by 3,600 kasi yung RPM niya. Kaya i-divide natin, papakita ko sa inyo sa cellphone. 120 times 60 divided by 3,600. Kung makikita nyo sa cellphone, 2 po siya, ibig sabihin 2 pulse po yan. Pag 3,6 po, ibig sabihin 2 pulse po yan dito. Surat natin dito, 2 pulse. Ito po ang unang method na ituturo ko sa inyo, ito po yun. Ang pangalawang formula naman, kung paano natin makukuha yung pulse sa pamagitan, pwede rin isang may isa pang formula kung tuturo sa inyo. May pamaraan. Pulse is equals total coil divided by phase. Lagi po natin tatandaan, pag magre-rewind tayo ng single phase, gagamit tayo ng 2. Pag magre-rewind tayo ng 3 phase, gagamit tayo ng 3. Bakit 2 at bakit 3? Kasi pag single phase, gagamit tayo ng 2 kasi dalawa ang winding niya. May starting winding at running winding. Pag 3 phase naman, tatlo ang gagamitin natin. Bakit 3? Kasi tatlo ang winding niya. Phase A, phase B, at saka phase C. Kaya ganyan na po yan. Ang pagkuha sa total coil, madali lamang. Dito lang sa, tingnan nyo sa motor. Kung papakita ko sa inyo, tingnan nyo ng malapitan. Ito po yung unang copper's coil niya. Ito yung coil niya. Ito yung pangalawang coil niya. Pangatlong coil niya. Pang-apat na coil. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4. Kaya 4 coil po siya. Total 4. Divided by, dahil single piece tayo, gagamit tayo ng 2. Ibig sabihin, 4 divided by 2 equals 2. Kaya pasok pa rin yung 2 poles natin. Ganun pa rin siya ang nilalabas, 2 poles. Yun lamang, napakadali lamang po. Tapos dito naman tayo, dumako lang tayo sa number of strand. Ang number of strand, madali lamang. Hanapin mo yung starting winding. Pakita ko sa camera dito. Ito yung starting winding niya. Makikita nyo itong terminal. Tingnan nyo lang kung ilan ang terminal niya. Dahil 1 to, single lang isurat nyo, kaya ng 1 lang. May ginawa kong example tulad nito. Halimbawa, ito yung terminal niya, o ganyan ito, starting winding. Tingnan nyo lang kung ilang magnetic wire ang nakakapit. Kung makikita nyo yung dalawa, isulat nyo dalawa. Kung tatlo, tatlo, apat. Kasi depende kasi yan sa design, depende sa manufacturer kung ilang nakalagay dito. Kaya isa lang nakalagay dito sa actual, isulat natin dito, number of strand ay 1 lang. Tapos dito naman tayo sa number of coil per group. Madali lamang dahil alam na natin ang ilang grupo tulad nito. Isang grupo po ito. Bibilangin lang natin kung ilan ang coil niyan. Ilan ang nakaseries niyan. Kung makikita nyo, may nilagyan akong masking tape para dali nyo akong masundan. Isang coil, pangalawang coil, pangatlong coil, pang-apat na coil.
Yeah, ibig sabihin, 4 coil po siya. 4 coil per group. Sulat natin dyan, 4 coil per group. Tapos, dito naman tayo sa span. Yung span niya, or pits, yun yung, then, 4 coil per group to, gagawa tayo ng, ali, example nito, isang coil, pangalawang coil, pangatlong coil, pang-apat na coil. Ito yung beginning niya, ito yung ending niya. Isang coil, pangalawang coil, pangatlong coil, pang-apat na coil. Ang gagawin lang natin, bibilangin natin yung span nito mula dito, okay, papunta dito, okay, mula dito hanggang dito. Kung ilang slots ang pinasukan niya. Ito, bibilangin lang natin. Gagawin natin to. Itong pinakamaliit, kung ilan ang span niya, bibilangin natin. Kitingnan nyo sa camera. Ito yung pinakamaliit niya. Saan siya pumasok? Dito siya pumasok. Yung kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na coil niya ay 1, 2, 6. 1, 2, 6. Kaya isulat natin dito. 1, 2, 6. Tapos naman, yung pangalawa naman ang bibilangin natin, itong pangalawang coil. Kung ilan ang span niya. Ganun pa rin ang gagawin natin. The same procedure lang. Itong pangalawang coil sa pinakamaliit, saan siya pumasok? Mula dito, tingnan nyo kung saan pumasok. Pagpasensyahan nyo lang kung hindi nyo masyadong makita dahil cellphone lang ang gamit namin. Ito, pumasok siya. Kaya bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya 1, 2, 8 ito ang isa. Kaya isulat natin dito. 1, 2, sorry. 1, 2, 8. Isulat natin sa 8. Isa, 1, 2, 8. Tapos dito naman tayo sa pangatlong coil. Kung ilan ang span yan, ganoon pa rin ang gagawin natin. Ulitin lang natin. Ito, papakita ko sa inyo. Pangatlo niya. Saan siya pumasok? Nandito. Kaya bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya 10 ang span niya dito. 1, 2, 10. Sulat rin natin dito. 1, 2, 10. Tapos, kabila naman. Yung panglaki naman, yung pinakamalaki na, kung ilang span ito, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, 1 to 12 siya. Sulat rin natin. 1, 2, 12 yung pinakamalaki. 1, 2, 12. Ngayon naman, ang number of turns naman, halimbawa ito, yung pinakamaliit, bibilangin mo to kung ilang turns to. Tapos yung 1 to 8 naman, bibilangin mo kung ilang turns to kasi magkaiba po yan. Yung number 10 naman, bibilangin po natin yung ilang turns yan. At yung number, yung 1 to 12 naman is pan, bibilangin natin ang ilang turns. Ang gagawin natin, itatapat mo lang. Kung nagbibilang ka sa pinakamalaki, dito mo itapat. Kung dito ka nag-umpisa, dito mo itapat. Pangalawa, dito mo rin itapat. Pangatlo, dito mo itapat. Pangapat, dito mo itapat. Kung saan ka nagsumilang magbilang. Para sa akin, mas madali kasi kung dito tayo mag-umpisa sa malaki kasi dito na yun, pinakamalaki. Nasa labas siya, madali nating bibilangin. Kaya, papakita ko sa inyo kung paano pagbilang. Then, single strand lang to, by one ang count natin. Tandaan nyo po, mayroon kasing two strand, mayroong two strand, mayroong three strand. Pero pag single strand lang po, bibilangin lang po natin by one po ha. Pero pag 2 strand to, by 2 ang count natin, okay ay by 1 pero di-divide natin sa 2. Dahil single strand lang to, by 1 lang ang count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pag gagawin niyo po kung saan po siya nabilong, doon po yun lang po, hanggang doon ka lang po. Dapat hindi po kayo magkamali. Kaya meron siyang 50 turns. Kaya isulat natin sa pinakamalaki, meron siyang 50 turns. Tapos naman, tapos na to, doon naman tayo magbilang sa pangalawa sa pinakamalaki. Itong 1, 2, 10, kung ilang turns siya. Kaya ganun pwedeng gagawin natin. Bibilangin lang natin tulad nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Isulat rin natin dito, 33 turns ang 1 to 10. Tapos dito naman tayo sa 1 to 8, kung ilang turns itong 1 to 8. Bibilangin rin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 17 18 turns siya. Sulat natin dito 18 turns. Kabila naman yung pinakamaliit naman yung 1 to 6 kung ilang turns to. 1 2 3 4 5 6. 6 turns siya yung pinakamaliit. Yun lamang po. Uulitin ko, bibilangin po natin isa-isa magkaiba pong turns nito, dito, dito at dito. Kaya nandito na po, nakadetalye na po 1 to 6, 1 to mayroon tayong 6 turns, 18 turns, 33 turns, at 50 turns. Ang gawin naman natin sa number of wire or size of wire, susukatin lang natin itong starting winding, yung pinakita ko sa inyo kanina. Halimbawa, ito po yun, susukatin lang po natin sa wire guides. Kaso po, wala po akong wire guides ngayon dahil bago po ako nag-ibang bansa, binigay ko po sa kaibigan ko, nandun po sa kanya ngayon, kaya hindi ko na maituro sa inyo kung paano pagsukat. Pero madali lang po ito, kahit wala kayong wire guides, pwede naman tayo makapag-rewind. Dalhin lang natin to sa hardware, ipapakita natin doon sa tindero na in charge, kapasukat natin sa kanila dahil may wire guides sila. Kaya pagpasinsahan nyo na kung hindi ko na ipakita dahil wala akong wire guides ngayon. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Ang gagawin na lang natin ay kukunan tayo ng diagram, yung pangalawang arto. SW2, ito po yun. Itong starting 1, yung starting 2. Dalawa po yung coil, kaya magdodrawing tayo. I-screenshot nyo muna to kasi buburahin ko na to kung paano pagkuha. Pasensya na po sa wire guides ha. Wala po akong sa wire, wala sa sukat, wala po akong ma-example sa inyo dahil wala po ngayon. Gagawin lang natin, ito na lang para madali. Dahil 1 to 4 yan, dalawang kuwil yan. 1, 2, 3, 4. SW1. Gawa naman tayo ng isa. 1, 2, 3, 4. SW2. Ang gagawin lang natin, ito yung SW1. Ano nakalagay dito, ibig sabihin nakalabas na sa terminal. Ibig sabihin, ito na po yung terminal niya. Pag ang terminal po nakalabay nito, ito papunta po itong kapasitor. Dadaan lang natin sa kapasitor yan. Tapos yung kapasitor, papunta ang line 1 na yan. Alam ko, familiar na kayo sa line 1 at line 2. Ito yung beginning niya ha. Diyan po nag-upisa ako, ito pinakaliit na beginning.
Tapos ang labas niya, ito po yung ending. Ang gagawin natin, susundan natin yung ending niya kung saan papunta. Dahil ito yung ending niya, nakikita nyo, ito yung beginning niya, ang ending niya, kung nakikita niya, ito po yun, no? Tumawid po sa kabilang is 2. Ito yung is 1, is W1, starting winding 1, yung is W2, or starting winding 2. Yung ending niya, pumunta sa ending ng is W2. Ibig sabihin, yung ending ng is W1, pumunta sa is W2. Ending. Naka-connect siya at yung is W2, ito na yung papuntang line. So, ganun lamang po, kadali ang pagkuha sa connection niyan. Yung ending ng SW1 papuntang SW2. Tapos ang beginning nila ay nakalabas na sa terminal. Ito yung line 1 at saka line 2. Pagkatapos nito, lipat naman tayo sa running winding. Kasi magkaiba ang running winding tulad ng sinabi ko kanina. Buburahin ko na to. Ulitin nyo lang ang video para malaman nyo, maintindihan nyo. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment na lang kayo at sasagutin ko. Itong number of slots, wala na to. Buburahin na natin to dahil isang beses lang tayong kukuha ng number of slots. Itong number of poles, wala na rin to. Dahil nakuha na rin natin to. Ito na lang sa running winding. Number of strand. Ang gagawin na natin, the same procedure lang tayo sa ginawa natin sa starting. Pero ito, running na to ngayon. Magkagawa po kayo ng dalawa, ha? Huwag niyo pong kalimutan. Hindi, baka iba po kasi ang turns yan at saka span. Number of strand, ito yung running. Kung nakikita nyo, ito yung running winding. RW1, running winding 1. Kung makikita nyo, number of strand, dalawa siya. May tulad na ginawa ko kayo ng sample. Pag isa lang nakasulat, isulat nyo 1. Pag dalawa, doble. Ito, doble siya. Kaya isulat natin number 2. 2 strand po siya. Yung number of coil per group, ganun pa rin ang gagawin natin. Tulad ng ginawa natin sa starting winding. Bibilangin lang natin, isang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, pang-apat na grupo, at pang limang grupo. 5 coil per group po siya. Kung makikita nyo, yung starting natin kanina, apat lang ang running, 5. Ibig sabihin, magdagdag tayo ng isa pa dito, isang ikot pa, dahil 5 coil per group ang running. 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagawin naman natin, yung number of span. Tulad na rin ang ginawa natin kanina. Kukunin natin to yung pinakamaliit, kung ilang span yan. Yung pangalawa sa pinakamaliit, kung ilang span. Yung pangatlo sa pinakamaliit, kung ilang span. Yung pang-apat sa pinakamaliit. At yung pang-lima, kung pang-ilang span yan. Pag-umpisa, walang problema. Kahit dito ka mag-umpisa, okay, dito mag-umpisa. Kaya ito, tingnan nyo kung mapakita nyo. Ito yun siya, pumasok siya doon sa kabila. Kung bibilangin natin, 1. Kung pagpasinsahan nyo na, kung di nyo masyadong makita dahil cellphone lang ang gamit namin at baguhan lang po kami. Hindi kami marunong sa pag-i-edit pa. Basic lang ang alam namin. Kaya pasinsahan nyo na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung pinakamalaki po ay 1 to 12 po. Ito po pinakamalaki. 1 to 12. Baka magtaka kayo kanina, nag-umpisa ko sa pinakamaliit. Kaya sige, doon na lang gagawin ko. Kasi wala namang problema kung saan tayo mag-umpisa. Pwede sa pinakamaliit, pwede rin sa pinakamalaki. Dito na lang muna tayo sa pinakamaliit para parehas siya sa starting winding. Para hindi kayo mawala o hindi kayo malito. Ito yung pinakamaliit niya. Kung hindi nyo masyadong makita. Ito, punta dito. Bibilangin ko. 1, 2, 3, 4. 1 to 4 siya. Kung kailangan sikwatin, sikwatin nyo. Kasi para lang hindi kayo magkamali sa pagkuha. 1, 2, 4 yung pinakamaliit niya. 1, 2, 4. Surat natin dito. 1, 2, 4. Tapos, yung pangalawa naman siya. Bibilangin natin kung ilang turns to. Ilang span to. Punta dito. 1, 2, 3,
4, 6. 1 to 6, yeah? 1, 2, 6. Ito, sulat natin. 1, 2, 6. Dito naman tayo sa pangatlo. Papakita ko sa inyo, ito yung pangatlo. Pumasok siya dito. Ibibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya 1 to 8 ang kanyang span dito sa pangatlo. 1, 2, 8. 1, 1, 2, 8. Dito naman tayo sa pinaka, pangalawa sa pinakamalaki. Ito po yun. Ito po yun. Pumasok siya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10 po ang pangalawa sa pinakamalaki. 1, 2, 10. Tapos yung isa, nakuna natin, pero ulitin pa rin natin. Ito po yun. Tumasok siya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya 1, 2, 12 siya. 1, 2, 12. Sa turns naman, ganun din ang gagawin natin. Bibilangin natin to kung yung 1 to 4 na span, kung ilang turns to. Kung ilang turns rin to 1 to 6, kung ilang turns ang 1 to 8, kung ilang turns ang 1 to 10, at ilang turns ang 1 to 12. Ganun lamang ang bibilangin natin. Tulad na sinabi ko kanina sa starting winding, dahil single strand lang siya, by 1 ang count natin. Pero ito sa running winding, 2 strand na siya, kaya by 2 ang count natin. With the ring, by 1 lang count natin, pero i-divide natin siya sa 2, kasi 2 strand siya eh. Pwedeng pasasahin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 62 siya. Pero dahil 2 strands siya, i-divide natin sa 2. 62 divided by 2, mayroon siyang 31 turns. Dito naman tayo sa 1 to 10. Bibilangin natin kung ilang turns. Ganun pa rin ang gagawin natin. Uulitin natin. Ito na po yun. Ito na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 62 pa rin siya. I-divide natin sa 2. Kaya mayroon pa rin siyang 31 turns. Dito naman tayo sa 1 to 8. Ito na po yun. Kung bibilangin natin. 1, 2, 3. Pasensya nyo na kung medyo mabilis yung pagbilang ko. Kasi kung magre-rewind kayo, ang gagawin nyo lang ay bibilangin nyo lang. Sa pagtuturo, masyado ko kasing binilisan dahil ang sa video, baka masyadong mahaba kasi
yung memory ko hindi kaya niya. Pasensyahan nyo na lang po, gagawan ko na lang po ng paraan sa next video to. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 siya. Ibig sabihin, divide 2. Meron siyang 26 tons. Yung 1 to 6 naman, bibilangin natin kung ilang tons siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 siya, divide 2, mayroon 19 ba? 38, divide 2. Yung 1 to 4 naman ang bibilangin natin. Ito, masyadong maliit na, hindi nyo na makakita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 22. 22, ibig sabihin 11 tons siya, ganun lang po. May 11 tons, may 19 tons, may 26 tons, may 31 tons at 31 tons. Yung number of wire po, ganun na rin po, hindi ko rin po may turo sa inyo kung paano pagkuha sa number of wire or size of wire, kasi wala akong wire gauge. Bago ako nag-ibang bansa, binigay ko sa kaibigan ko. Pero sige na lang, hindi ko na may turo ko sa inyo. Madali lang naman ang pagsukat nito. Iipit nyo lang sa butas, mapasok nyo lang. So, pwede na kayo magka-rewind sa pamagitan nito yung tinuro ko sa inyo na technique. Magpasinsyahan na rin kung medyo mabilis. Mabilis ang pagbilang ko kanina dahil yung video ko kasi yung memory ko baka hindi kayanin sa yung video ko hindi kayanin sa memory ko. Kaya pasinsya na po. Gagawa na lang po kami ng paraan sa next video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po. At pagkatapos pala nito, pwede nyo, pag nakuha nyo na yung number of wire, ang ginawa ko kanina, ganun pa rin ang gagawin natin kanina sa starting. Yung gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, R, W1, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung R, W, 2. Kung makikita nyo, hanapin natin yung R, W1, ito yung R, W1, nakalabas yung terminal nya, dito ito yun, ito yung beginning nya. Ibig sabihin, line 1 to. At yung ending naman niya, hanapin natin yung ending niya. Ito, kung nakikita nyo, ito, pumasok siya sa R2 na sundan nyo lang yung wire. Sundan nyo lang kung saan pumasok siya. Napunta dito sa ending ng R2. Hanapin nyo yung R2, ending ng R2, ito yung beginning niya, ito yung ending niya. Ito yung beginning niya, ito yung ending niya. Yung ending, pumasok siya sa ending ng R2.
Tapos yung beginning ng arto, ito na yun, makikita nyo, naka-terminal na. Palabas na to, sasalayin to. Ganyan lamang po. Ituturo ko po sa inyo ang elementary diagram nito. Yung magkasama na yung running at saka starting winding. Starting winding at saka running winding. Lagi po natin tatandaan na ang running winding, lagi po natin tatandaan ang running winding ay papunta na diretso na talaga yan sa line 1 at saka sa line 2. Halimbawa, ito po yung line 1, line 2 natin. Ito yung, alam ko, familiar na po kayo nito sa line 1 at line 2. Ang running winding ay papunta na po talaga yan sa line 1, line 2. Direkta na po talaga yan. At ang kabila naman paa niya ay papunta na talaga yan sa line 2. Ganyan na po ang diagram yan. Ang starting winding, ang kabilang paa niyan, papunta na rin yan sa line 2. Ito, line 2. Kabit mo dyan, connect mo o kaya doon mo, sa ano, walang problema yan. Tapos yung isa naman, ang isang paa ng starting winding, yun po ang palaging dumadaan sa kapasitor. Idaan po lang muna natin sa kapasitor. Tapos ang labas ng kapasitor, papuntang line 1 na po yan. Ganun lang po ang schematic diagram nito. Wala na pong iba. Pag single kapasitor lang, ito na po ang wiring niya. Ganun lamang po. Napakadali lamang po, no, ang diagram. Para maintindihan niyo po, ulit-ulitin niyo ang video. Kung mayroon kayong katanungan, i-comment niyo para masagot ko rin sa inyo. Salamat sa inyo at saka pala, pag natapos natin to, pwede nating babaklasin ang ito. Sa pagbaklas naman, kailangan lang natin gumamit ng, makita ko sa inyo, cord chisel at saka hammer. Ang cord chisel, pwede naman tayong gumawa nito DIY, kasi ito, binili ko to sa Saudi Arabia. 20 real yata ang bili ko nito. Pero dito, makabili naman tayo dito, cord chisel. Pero kung wala, pwede DIY na lang ng mulye. Mulye ang advice ko kasi matibay yan yung mulye. Hammer, tapos gloves at saka goggles, huwag nyo rin kalimutan kasi delikado pag pinapalo natin, baka matamaan yung mata natin. Yun lang naman po, ha? Cord chisel at hammer, goggles at gloves. Babaklasin na po natin dahil basta nakuhan natin yung number of turns, lahat yung connection niya, pwede na po natin babaklasin. Tapos pagbaklas nyo, i-separate nyo ang starting winding at saka ang running winding dahil magkaiba po ang size ng wire niyan. Para pagbilin nyo, tapos kiluhin nyo, halimbawa, nabaklas nyo yung starting winding, kiluhin nyo kung ilang kilo. Tapos yung running winding kung ilang kilo. Para yun lang ang bibilihin nyo. Sa akin, dinadamihan ko na kasi tumatanggap ako ng rewinding dito sa amin. Dito lang sa bahay. Wala akong shop. Nandito lang sa bahay. Kaya pagbibili ako, inalagpasan ko ng ilang kilo dahil para sa sunod din ako pupunta ng city para bumili pa ng wire. Yun ang technique ko. Pero pag sa bahay lang, kung ikaw lang nagre-rewind sa gamit nyo, yung kung ilang kilo lang ang nakuha nyo, yun lang bilihin nyo para maka-save kayo. Sa akin kasi, bumili kasi ako ng maramihan dahil tumatanggap ako ng rewinding. Yun lamang po, salamat po at ituturo ko sa iyo ang next kung paano ito babaklasin at maglilagay ng insulation at ang pagbalik sa winding na. Sa sunod na video ko na sa part 2. Maraming salamat po. Kung makikita nyo, wala na po yan dahil naputol ko na po gamit ang cord chisel nito. Abos na po. Isang side ang kinuha ko. Tapos sa kabila, dito pa, bubunutin ko na lang ito. Malambot na lang kasi. Ganito po pong pamaraan ko. Marami pong pamaraan, ha. Nasa sa inyo na po yan kasi technical naman to, eh, kung paano to tatanggalin. Kung paano tanggalin nyo ang sunog na magnetic wire.
Ito lang po, pasaysayin, bunutin, isa, bunot. Pagkatapos nito, at saka linisan na natin. Tapos lagyan ng insulation. Hindi ko na po napakita sa video kasi napakadali lang naman po ito eh. Kuha na po ito. May kanya-kanya na po tayong pamaraan kung paano po ito tatanggalin. Yeah, yun lamang po. Maraming salamat.